bagong comics ni Jaigo! Aray ko, sakit. Sino may gawa nun? Ako may gawa yan. Bakit? May problema ka? Wala naman. Huwag kang maingay. Huwag kang magpag-chismisan dyan sa bubong. Oo na. Ay, naku. Bihira na nga lang tayong kumanta na magkakasama eh. Sige na nga. Sa susunod na lang ulit. Ay. Hmm? Hmm? Wala na makakasama. Uy, sali ako dyan. Sige nga, matatalo nyo ba ang pinakamagaling? Ako ang pinakamagaling, tatalunin kita! Hoy! Ang iingay nyo! Hindi nyo ba naisip na kakaistoon po kayo ng mga kapitbahay? Anong nangyayari? Hindi ko nakaaya to. Jaigo, huwag ka mag-alala. Taimik na ang lahat ngayon. May naisip yun na bang ideya? Jaigo, anong problema? Wala! Wala na ang galing ko sa paggawa ng comics! Ano ba sinasabi mo? Isa kang henyo, Jaigo. Magigisa ka sa pinakamagaling na tagagawa ng comics sa Japan sa inaharap. Hindi! Malapit na yung paggawa namin ng comics ni Mateo, pero wala pa rin ako naisip na kahit anong ideya. Naiintindihan ko. Ipaubaya mo na yan sa akin. Pupuntaan ko si Mateo at sasabihin ko sa kanya, "Hoy! Iurong mo lang deadline ko kung ayaw mo masaktan!" Tumigil ka nga dyan! Huwag ka na makialam sa usapan namin! Nagkasundo na kaming dalawa sa deadline! Hindi yung pwedeng basta-basta binabago! Naiintindihan mo? Huh? Sige na nga. Iwanan mo na lang ako mag-isa. Lalo ako nagugulan eh. Sige na nga. Anong problema? Kapag mag-ingay tayo, sigurado mapapagalitan na naman tayo ni Jayan. Ayos lang yan. Kahit si Jayan ang pinag-uusapan natin, nasa loob naman tayo ng bahay. Lupita! Pasensya na! May nangyari kasing problema at kailangan ko ng tulong nyo. Tulong? Magtutulong si Jaigo at Mateo na gumawa ng comics. Oo, ganun na nga. Pero hindi siya makaisip ng ideya para dun. Sabi niya, isa yung kwentong kasaysayan ng romance at trahedya na parang total ramen o kung ano ang pamagat. Tungkol ba sa ramen ang kwentong gusto niya? Ramen ba talaga? Baka naman si Tutankhamen ang tinutukoy mo. Tama! Si ano nga, si Tamen. Ayun nga, kwento ni Tamen. Nahihirapan siya dahil marami pa siyang kailangan malaman sa panahong yun. Katulad ng mga damit, mga bahay, at kung ano-ano pa. Bakit ba masyado matrabaho ang ramen? Pagsasaliksik yun sa kasaysayan. Pagsasaliksik? Bago ka magsulat ng kwentong kasaysayan, kailangan mo muna magsaliksik na mabuti tungkol sa mga bagay sa eksaktong panahon na isusulat mo. Ganun na nga. Kung naiintindihan nyo na, sumakay na kayo sa time machine at kumuha kayo ng mga litrato para ibalik dito. Kahit na posible pa yun. Tinatanggihan nyo ba ako? Alam namin gusto mong tulungan ang mahal mong kapatid dahil nahihirapan siya. Pero hindi yun dahilan para takutin mo kami ng ganyan. Sumusobra ka na. Pasensya na. Kawawa lang talaga si Jaigo. Hindi ko kaya makita siyang ganun. Patawarin niyo ako. Paano mo matatanggihan ang paghingi niya ng tawad? Ang lambot ng puso mo. Ang laki naman ng piramid! Sige na, kumuha na tayo ng mga litrato! tingnan mo yung Sphinx, Nakakabili bang sibilisasyon nila? Oo nga! Kahit na ganun, abala pa rin ang pagsasaliksik na to.
maayos. Sa paligay ko, pwede na itong mga litratong to. Tara na! Ah! Ito na yung mga litrato! Salamat! Mga tunay kong kaibigan! Jaiko, magandang balita! Marami akong litrato para sa'yo! Huh? Uy, Jaiko, anong problema? Huwag ka nang malungkot! Hirap na ako mag-isip ng bagong ideya para sa comics ko! Bagong ideya? Wala akong maisip tungkol sa Egypt, kaya naisip kong palitan ng kwento tungkol sa Europa! Isang kwentong tungkol sa magigiting na kabalyero ng gitnang siglo! Parang Haring Arthur at ang mga kabalyero! Hmm? Tungkol sa mga kabalyero ng gitnang siglo? Sige, ako nang bahala dyan! Maghahanap ako! Kabita! Doraemon! Sige na naman! Mga litrato to ng Europa nung gitnang si Haring Arthur at mga kabalyero. Ayos to! Jaiko! Mga litrato para sa'yo! Tingnan mo! Jaiko? Nasaan ka? Nandito ka ba? Anong ginagawa mo dyan? Hirap na nga ako makaisip ng bagong ideya! Inestorbo mo na naman ako! Bagong ideya? Ayaw mo na ba ng tungkol sa Europa? Pwede bang iho mo na lang muna ako? Wala ka matatapos kung lagi ka nalang sumusulpot at nang iistorbo ng ganito! Huh? Istorbo? Ako? Nabita, Doraemon! Ano na naman kailangan mo? Kung meron na sanang lugar kung saan, hindi ko siya may iistorbo. Naiintindihan ko ang nararamdaman ni Jaiko. Aha! Alam ko na! Segregation de lata! Hanggat hindi mo pa natatapos ang trabaho mo, hindi mo mabubuksan at hindi ka makakalabas ng latang ito para walang makaistorbo sa'yo habang gumagawa ka. Pero wala na akong oras. Malapit ang deadline na napag-usapan namin. Huwag kang mag-alala doon. Iba naman ang takbo ng oras pag nasa loob ka ng latang ito. Ang isang araw sa loob nito ay katumbas ng isang oras dito sa labas. Talaga? Ang luwag pala dito sa loob. Nandiyan na sa loob lahat ng kailangan mo, kaya huwag ka na mag-alala. Salamat! Hindi mo na kailangan mag-alala ngayon. Hindi mo na may istorbo si Jaiko ngayon. Sinong istorbo? Bye! Kainis, tinawag pa akong istorbo. Kakaiba, walang katunog-tunog sa loob. Jaiko! Ayos ka lang ba dyan? Jaiko! Hindi kita dapat istorbohin. Tao po! Jaiko, nandiyan ka ba? Kumusta na ang ginagawa mong comics? Jaiko! Nandito si Mudeo para kunin ang gawa mo! Anong gusto mong gawin ko? Pauuwin ko na ba siya? Ha? Teka lang. Bukas na ang lata. Naku, kawawa naman. Nakatulog na siya sa sobrang pagod. Ha? Natapos na niya ang comics niya! Ayan na. Ha? Natapos na niya? Sige, patingin ako. Kuya? Pangkaraniwa naman na napili niyang pamagat. Pag may sinabi kang hindi maganda tungkol dyan, lagot ka sa akin.
Papa ka. Napakaganda nitong kwento! Alam mo, ngayon lang ako nakabasa ng ganito kagandang kwento. Siyempre naman! Si Jaiko yata ang gumawa niyan. Isa tong kwento tungkol sa cute na nakababatang kapatid at isang siga at matapang na kuya na sobrang bait sa kanya. Ang ganda nito! Hmm? At tingnan mo, ikaw yung nakalagay sa cover. Ano? Ako? Siga at matapang? Huh? Isa tong obra maestra! Huh? Ganun ba? Sige, uwi na ako ah. Ngayon lang ako nakabasa ng ganitong kwento. Isa talagang ngayon yung si Jaiko. Ang galing mo, Jaiko. Wala talagang katulad si Jaiko. Mabuti naman naging